Mr. Boyet De Leon, trending pinag-uusapan ngayon dahil sa kanyang mga pahayag. Ano ang pahayag na ito at bakit siya naging trending? At si Miss Nora Honor, ang ating superstar, ang ating national artist. Alam niyo po, dahil siya ay tahimik, dahil sa kanyang katahimikan at sa pagwawalang kibo, ito ba'y nakabuti o ito ay nakasama? Alam niyo po, bakit ko po sinasabi ito? Ang lahat ng yan, pag-uusapan natin sa pagpapatuloy ng Heart's Expression. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik ninyo ng YouTube channel na Heart Expression, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood at tinatapos ang video, sa mga nagla-like at nagsashare nito. Maraming salamat po. Ito po si Kuya Ferdy R, ang inyong lingkod, ang inyong ka-Heart Expression. Kumusta po kayo? At of course, sa lahat ng mga Noranians na nanonood at nakikinig, maraming salamat po. And of course, syempre, marami tayong aabangan kay Ate Guy. Patuloy po ang Lilette Matias at Attorney Low na po na magigest si Ate Guy. Yan po ay sa GMA7. Abangan po natin yan. Naku, tiyak pong iba na naman pong Nora Honor ang makikita natin. And of course, yung pong sa March 15, hindi po tayo magsasawa na panoorin at i-announce ang The Floor Contemplation story na mapapanood na yan. Ayan, lahat mong yan, abangan natin. Of course, malapit na po ang showing ng Pieta. Naku, manunod po ako, inaabangan ko na po yan. Manunod po ako kasama ko, ang mga kaibigan ko. Talagang kailangan mapanood nila ang Pieta, no? Dahil para bang isang malaking kasawian, kabiguan. Kabiguan daw, syempre yung mapanood yung hindi mo mapanood ang Pieta. Wow, lugi ka. Kasi talaga namang kakaibang Nora Honor ang mapapanood natin. Alam niyo po, balik na po tayo sa ating topic. Si Mr. Boyet De Leon, ang magaling na aktor at talaga namang masasabi natin na isa sa best actor, no? At si Kuya Boyet ay talaga namang isa sa pinakamaraming award at nirerespeto sa kanyang husay at galing. Ako po ay humahanga sa kanya, kaya lang kahapon ay napanood ko sa PEP. Ayan, nabasa ko at laman po siya ng mga pages. Ayan, si Sir Boyet. At talaga namang Sir Boyet ay talagang trending yan kahit kailan. Pero nag-trending siya sa sinabi niya dito about sa PEP. Ano po? Na kumbaga meron siya mga katagang sinabi na dapat po daw na nabigyan ng tribute si Miss Jacqueline Jose. Ito po, patungkol po sa gobyerno, pero parang hindi nabigyan ng pansin o halaga. Parang ganun po, no? Ayan po, sa PEP po natin nabasa at marami na pong nag-upload sa video nito, no po? At sinasabi na si Miss Jacqueline Jose ay talaga namang magaling, mahusay at kinikilalang best actress sa buong mundo. Alam niyo po, hindi ko po kinokontra yon at opinion niya po ito, no po? At dahil po sa sari-sari ng reaksyon, meron nag-agree at meron namang sabi na po nating hindi sang-ayon, no po? Ayan, napakaingat naman ni Kuya Ferdy R. Kasi po, alam niyo po, talagang dapat tayong mag-ingat, no? Dapat sa mga sinasabi natin. Alam niyo po, ang masasabi ko po dito, no po, opinion niya po yun at nirerespeto ko. Pero yung sinabi niya nga po na dapat bigyan ng award, tama, ako lang po ang masasabi ko dito, no po, dahil sila po ang nagsabi nito, maaring nakalimutan po nila na isaalang-alang siya noon, hindi naman po sinadya at ngayon naalala, napansin, no po, dahil hindi lang po ngayon, nagkataon na talagang mainit na mainit ang balita sa nangyari kay Miss Jacqueline Jose na ngayon pumanaw siya, na dapat daw po nabigyan ng parangal si Miss Jacqueline Jose. At sa akin lang po, naalala ko rin po yung biglang bakit noon po sanang yung inawarda ng Film Development Council of the Philippines noong Sining 2023. Parang lang Sining
ng FDCP, wala po akong kine-question doon sa mga ina-warden, kay Miss Dolly De Leon, kay Miss Vilma Santos, Miss Lily Monteverde, wala naman po akong against doon, no? At si Ate Gay, kahit na hindi siya kasali, eh okay lang po kasi national artist na si Ate Gay at wala nang dapat patunayan pa ang Miss Nora Honor. Kaya lang po ang tanong ko, bakit hindi natin naalala na very fresh naman yung pagkapanalo 2016 ni Miss Jacqueline Jose? Doon man lang sana ay nabigyan siya ng parangal. Hindi lang sa napansin kung hindi talagang natutukan ng husto. Talagang deserving naman siya. Pero hindi man siya, alam niyo po, sa pangyayaring ito, maaring marami pang pagkakataon na talagang bibigyan ng tribute si Miss Jacqueline Jose. Pero sa ganang akin, alam niyo po, yung pagbati lang ni Ate Gay, pagbibigay lang ng mensahe ni Ate Gay ng bumubuo ng pieta ni Direk Adult, ni Mr. Alfred Vargas, ni Miss Gina Pareño, yung mga mensahe, lahat ng mga mensahe ng iba, ng artista, yung dumagsa, ito po ay isang pagkilala sa isang Miss Jacqueline Jose, hindi lang sa galing niya sa pag-arte, kung hindi po yung siya ay talagang napakabait na tao. Bagamat hindi perpekto, pero mabuting ina. No po? Kaya po, sa ganitong pagkakataon, sa akin po, hindi na po kailangan yung magsisihan. Kung may darating na award-giving bodies, alam po natin, alam po nila yan. At alam niyo po, si Ate Gay, nakakatuwa. Si Ate Gay talaga pong hindi man siya kasali sa Metro Manila Film Festival, ang pieta na nahimik. Pero mas lalong pinag-usapan ang pieta at ang galing ng mga casting, lalo na si Miss Nora Honor, nung napanood nila sa screening, no, special screening, na nahimik si Ate Gay, hindi nakasali sa Metro Manila Film Festival, okay lang. Kahit na alam na sinasabing, marami nagsasabi, hindi si Miss Nora Honor nagsabi nito, hindi yung mga malapit kay Ate Gay, pero ang mga tao nagsabi na kaya wala si Ate Gay, sadya yata hindi sinali dahil takot ang iba na magwagi si Miss Nora Honor. Maaring pwede kasi napanood ko naman, mapapanood mo naman ayon sa mga nakapanood, talagang deserving ang pieta. Salamat Ate Gay, tumahimik ka at ang tao ang nagtatanggol sa iyo. Yan naman po ang maganda kay Ate Gay, dyan nakuha nga. At ngayon sa Ate Gay, hindi man siya na-awardan, hindi ba, sa FDCP. Eh, si Ate Gay, tahimik din, wala rin siyang comment. Gayong ang nagsasabi, bakit malapit daw si Mr. Tirso Cruz III, kay, at saka si Mr. Boya, talagang kumbaga. Alam niyo po, wala rin po akong tampo kay Kuya Pip at Kuya Boyet. Ang alam ko po, sa ganang akin, no po, basta si Ate Gay, tahimik lang, alam niya kung saan siya lalagay. At hindi naman huminto ang mundo kay Ate Gay. Patuloy si Ate Gay na, kumbaga, parangalan siya, hindi siya parangalan, talaga. Sino man na magparangal sa kanya, pwede. Kasi yung magpaparangal sa kanya ay karapat dapat, walang question. Actually, pag hindi pa nga si Ate Gay, kapag hindi siya ang nanalo, hindi naman si Ate Gay ang nagsasalita eh. Yung mga kritiko na magagaling, bakit wala si Nora? Bakit hindi si Nora? Bakit hindi si Ate Gay? Bakit di ang national artist? Pero ang Ate Gay nananahimik lang, sabi nga, manahimik ka lang at hayaan mong ang Diyos ang magtatanggol sa iyo. Ayan po, ito po si Kefir Dian na nagsasabing, mahal na mahal kita Ate Gay, at of course, mahal na mahal ko ang mga Noranians, at maraming salamat. Huwag po natin masyadong personalin yung mga ganito, yung mga problema na, yung mga nagtatrato ng hindi maganda kay Ate Gay. Para sa atin, si Ate Gay, siya ang pinakamagaling na artista na isinilang sa buong mundo. Tanggapin nyo yan, hindi tanggapin, tanggapin, pero sang-ayon ang nakakaunawa ng sining. Ito po si Kefir Dian na nagsasabing, as long as there's love, we will stand, and to God be the glory. Maraming salamat at mabuhay. Go!